For today's video guys, papakita ko po sa inyo pag-repair ng Samsung na 48 inches na TV monitor. So, papakita ko din sa inyo kung yung backlight na LED ba talaga ang sira sa gaya nitong TV. Paano i-identify kung backlight ba talaga ang sira. So ito guys, nagamit lang po tayo ng flashlight. So sa pamamagitan nito, ma-identify na natin kung backlight ba talaga ang sira guys. So, try natin guys. So, ito ngayon, nakasaksak na ito sa outlet. Tsaka, naka-power on na po ito. So, under ito, wala ng indicator light. So, naka-power on na po yan. So, simulan natin guys sa pamamagitan nito. So, yan guys. Naka-on na po yung flashlight. Tapat lang natin dito guys. So, may makikita kayo dyan na parang gumagalaw na ilaw. So, yan po ang indicator guys na good pa yung TV o yung LCD. So, ang wala lang dyan is yung backlight. So, busted lahat yung backlight. Kasi naka-series po yan. Pag isa dyan, busted na. Apektado lahat ng LED. LED light na hindi na gumagana. So, yan. Nakikita nyo guys. Dyan, no? Ay, nakikita tayong letter guys. Hamdang ilalim. So, good pa yung LCD. So, backlight lang yung nasira nito. So, ito yung gagawan ko ng video kung paano natin i-repair ito. At saka, paano magpalit ng backlight, LED light. So, baklasin lahat ng LED light, palitan ng wago, at saka maglagay tayo ng panibagong lead driver para hindi paulit-ulit yung trabaho natin. So, palitan ng bagong backlight lahat. 48 LED bulb tapos isang lead driver. So, yan. So, ito po yun ngayon ang ipapalit natin na lead driver. So, ito yun. Nabili natin sa online. At saka meron tayong relay na gagamitin. Ito guys. 12 volts. 220 po yung input. At saka ito yung bagong LED bulb na ipapalit natin. So, isa-isahin natin itong ikabit sa panel board para mabago na ang lahat. Para gumana na lahat. So, wiringan lang natin ito para gumana ulit. Kasi guys, pag nag-repair tayo ng TV, tapos pinalitan lang natin yung nabusted na LED na kagaya nito, kumuha lang tayo sa mga savings natin, hindi magtatagal guys, masisira talaga. Lalo na pag hindi pinalitan ng bagong driver kagaya nito. Kasi na-testing ko na po yan guys, ito
back job na kasi ito. Ang ginawa ko dito guys, ni-repair ko lang yung ibang LED bulb na busted. Tapos hindi ko na pinalitan ng bagong driver. Yung driver na built-in lang talaga yung ginamit ko. Kaya yun, nagtagal lang siya ng mga 2 months. Bumigay na ulit, possible yung may iba na namang LED bulb na busted. So, yan, wala na. So, pabalik-balik yung trabaho natin. So, ito na guys. Nag-request na ako sa may-ari na kahit magastos, bibili tayo ng bagong LED bulb. Tapos, bagong lead driver. So, ito yung papalit natin sa loob. Kasi, good pa naman yung LCD. Sayang naman. So, ayan guys, ikita nyo. So, yan. So, backlight lang po ang kulang dyan. Para gumana ulit. So, yun lang po guys. Ang technique sa pag-trace na kung backlight ba talaga yung sira ng mga LED flat screen TV natin ngayon. Same time monitor. So, ganito lang guys sa pag-test. Napaka-simple lang talaga. No need na nating baklasin para ma-identify natin na backlight talaga yung sira. So, sana may natutunan kayo guys sa ginawa kong video. Antabay lang kayo guys sa part 2 na video ko paano mag-repair nitong TV. So, maraming salamat.